So ito yung stator niya. Stator nung gagawin nating motor. Yan, papalitan ko yung stator niya kasi hindi na nakapagbigay ng kuryente. Wala na siyang electric na napoproduce. So ngayon nag-order ako sa Shopee nito. Try ko na lang i-link or lagay yung link sa description kung saan ko siya eksaktong nabili. Kung anong store. Yan, so buksan na natin. Yan. Ano bang tatak nito? Yan, di ko alam kung paano basahin yan eh. Basta yan yung tatak niya. Magnet coil. So ito, yan yung motor na gagawin natin. XRM 110. Natin laman. Pero kami mabigat siyang konti kasi doon sa description na nakalagay dito nung nabili ko siya sa Shopee. Pure copper siya, pure copper. Siyempre binili ko yung quality na para hindi tayo mam problema. So ayan yung itsura niya. So ayan, lagay na natin. Yan, good day sa inyo mga tol. May gagawin tayo ngayong araw. Kakalasin natin tong magneto cover para palitan yung stator niya sa loob. Umpisahan na natin. Siyempre una, tatanggalin muna natin to. Itong gear pedal. Wala na yung ano nito. Wala na yung bolt niya na nag... Wala na yung bolt niya na nalagay dito. Matanggal ko na. So yan. So ngayon tatanggalin naman natin to. Ay dali, bago pala tanggalin yun, tanggalin muna natin tong mga cable na nakalagay. Natanggal na natin. So next naman, tanggalin natin tong mga bolt niya. So gagamit tayo ng 8mm na socket wrench. Yan. Puro 8mm lang naman tong mga to. So ito yung loob niya. Yan ang papalitan natin. Tsaka madumi na siya. Tsaka di ko alam, titignan ko mamaya kung baka may sunog na siya o may sira na siya. Kaya hindi na siya nakapagbigay ng kuryente. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin to. Yan ang lumang stator niya. Tapos lilinisin ko yung cover niya. Tsaka lilinisin ko rin ang bahagya ito. Yan, so para matanggal natin yung stator niya, may mga tatanggalin pa tayong bolts. So yun, natanggal na. Bali, apat yung tinanggal natin. Tapos, isa-isa na natin tanggalin to. Yan. Yung connector niya or yung cable niya. Tapos, ito. Dalawa. 8mm ulit.
pagkatapos natin siya matanggal, ilinisin naman natin tong cover niya. Tingnan ko kung ano naging problema niya. Hindi naman siya may sunog. Siguro dahil sa kalumaan na lang, kaya baka may mga loosen ano parts siya, kaya mga hindi nakakonect. Eh wala naman. Pero magandang palitan na natin kasi para confident tayo na maayos siya. Makapagbigay siya ng ano, ng kuryente. So mamaya ulit, lilinisin ko muna ito. So ito na, nalinis ko na. Tanggal ko na yung mga kalawang niya tsaka yung ibang dumi niya. Ayan, lagay ko na yung stator niya na. Ayan, so ang pagkabit na ito, kung paano mo lang din siya tinanggal kanina, ganun mo lang din siya ibabalik. So dapat, ang nakapailalim, ito. Ito ang nasa ilalim. Kung saan galing itong mga wire. Bali nakaganyan yan. Tapos, itong mga dalawang butas na to, itatapat mo lang siya dun sa dalawang butas. Papadaan natin yung mga wire doon sa linya na yan. Tapos ito, itatapat mo lang siya doon. Yan, bali ganyan siya. Ganyan. Tapos yung mga wire niya, idadaan mo lang din dito. Yan. Sa ilalim. Tapos ito, itong rubber niya na to, pinaka-seal niya yan eh. Dito yan dadaan sa labasan nung nitong connector. Iipit mo lang siya diyan. Yan. So naipit na siya. Tapos ayusin lang yung ano. Ayusin lang tong wire niya. Ganon din dun sa isa, ayusin mo yung wire niya, papadaan mo siya sa ilalim. Yan, bali ganyan ang pwesto niyan. Doon siya nakapwesto. Bali nakatayo siya na ganyan. Tapos lalagay mo yung mga bolts niya. Yan. So pag nalagay mo na siya na ganyan, may ano pa yan eh, may bracket pa yan. Kumbaga may harang yan dito. Dito. Nag-hold siya dun sa cable para hindi siya matanggal. Yan. So pagkatapos mo siyang malagay, lalagay mo rin yung isang ano dito. Yung mag-hold dito sa cable na isa. Dito yan. Ayan. So, pag nalagay na siya, pwede mo na rin itong ilagay. Pwede mo rin ito lagyan ng bolts. Bagay, kahit ano naman unahin mo dito eh. Kahit anong unahin mo sa mga yan na ilagay. Nasa sa inyo na lang kung anong mas madali para sa inyo.
Yan. So ganun lang. Ganun lang siya kadaling mag mag-install. Natagalan lang ako sa paglilinis kasi sobrang daming dumi. Doon lang ako natagalan, pero sa pag-install o pagtanggal tsaka paglagay ng bago, madali lang. Sa mga baguhan pa lang na naglalagay ng ganito, bago nyo tanggalin yung lumang stator, tignan nyo muna kung paano siya nakalagay. Kung ano yung mga tatanggalin, tsaka para alam mo rin siyang ibalik yung sa original niyang pwesto. So ganun lang mga tol. So ngayon naman, try natin siya ibalik. Yan. Tapos yung mga bolts. Yan. Pagkatapos natin siya malagay, i-connect naman natin 'to. Dahil sira yung ano niya dito, itong socket niya dito. Wala yung isang connector niyan, nakaalis siya. Nakatanggal siya dito itong kulay yellow. So idedirekta na lang natin siya yung galing dito sa stator. Kaya tinanggal ko muna tong isa, kulay yellow din. Tinanggal ko siya. Para ito yung i-connect ko na lang doon. Ganyan. Tapos plug ko na rin tong isa. Ito. Yan. Pagkatapos ko siyang i-plug, yung isa naman, itong tinanggal natin. Yung kulay yellow na wire. Kulay yellow to. Siyempre kulay yellow din yung tatanggalin natin. Yan, nakonect ko na siya. Nalagyan ko na siya ng electrical tape. Bali, kailangan mo lang i-connect yan. Ito pala, tsaka ito. Tapos yun, depende na lang kung hindi sira yung galing dun sa harness. Try ko naman siya kung a-under na siya. Mapapansin nyo, hindi pa yan nakatono. Hindi pa naayos yung sa carb niya. Hindi pa siya na-adjust. Kaya ganyan yung tunog niya. So, pinakita ko lang na gumagana yung ano, yung kinabit nating stator. So, ibig sabihin, wala siyang problema. Makakapagbigay siya ng kuryente sa motor o sa makina. So, ayun. Sana nakatulong yung video na to. Ayun, maraming salamat. Please like, share, and subscribe dito sa channel para makapag-upload pa tayo ng maraming videos. So yung mga tol, salamat sa panonood. God bless.